sasakay ka ba ng MRT at makikita mo ang hukay na ito, nagtataka ka kung bakit hanggang ngayon ay hukay pa rin ito? Kung oo, manood ka ng vlog na ito. Good morning mga kabobby! Nandito tayo ngayon sa Show Boulevard. Pupunta tayo banda ng EDSA sa Ortigas Avenue. Kasi bibisitahin ko yung lupain ko ron. Ang matagal lang. Natenga! Kala ko na ibenta eh. So, kung nagtataka kayo kung anong lupa yon, ito yung lupa na matagal nang nahukay dito sa Ortigas Avenue, corner EDSA, sa tapat ng POEA. So, ever since natuto ako mag-commute, way back, early 2000, nandun na yung hukay na yun eh. So, expected, pag may hukay, may construction. Pero until now, walang nangyayari, walang nagaganap. Naging lawa na nga yun eh. Kinamuhaya na ng lumot at mga puno. At may malalim na rin tubig. So puntahan natin. Na-curious ako bigla. Gumawa ako ng konting research kung bakit yung lupa ng tito ko na yun ay hindi napagawa. So tingnan natin. Mga kababi, nandito na tayo sa area, no? Pupuntahan natin yung mahiwagang butas na sinasabi ko. Nakakapagtaka lang, no? Kasi usually, pag may butas, dapat may nangyayari, di ba? Pero sa case nitong butas na to, wala eh, walang nangyayari. May kwento ko na rin sa inyo yung backstory kung bakit natenga ng ganyang katagal yung area na yan. Na sayang, kasi prime location, EDSA, tapos nasa Ortigas. Bala ko naman bilhin eh. Pag may nakita tayong representative dyan, kausapin ko, bibili ko ngayon. Kasi pag sasakay ako ng MRT, ewan ko, baka kayo ganun din, no? Talagang mapupukaw yung attention mo eh. Kasi para ka nasa ibang dimension kapag nakikita mo yung lugar na yan. Gawa nga ng pinamuhaya na ng mga puno, tapos may lawa na siya, at marami ng lumot. Ito, yung mismong lugar na sinasabi natin. So sa mga nag-MRT, very familiar tong lugar na to. Tong may bakod na to. Kikita niyo yung may bakod na green na yan. Yan. Sinasabi natin. So, tingnan natin ha. Akyat tayo dun sa may footbridge para makita natin. Kabila niya ay ang POEA. Dito yung POEA guys, no? So, intersection siya ng Ortigas and EDSA. O tara, akyat tayo dito sa footbridge. So, ayun guys. Ito nga, kitang-kita rito sa footbridge. Yung pinakaloob nung lupa na ito. So makikita niya no, may mga quarters doon na feeling ko wala nang tao. Ayan, marami ng puno na nabuhay. Kasi ako naku-curious talaga ako sa area na to. Every time na sasakay ako ng MRT, eh, sayang naman itong lupa na to, no? Hindi nagagamit. Kaya nga naghahanap tayo ng tao dito eh. Pakakausapin ko, bibiling ko na. Tataniman ko lang ng halaman. Total, marami ng halaman eh oh. Ayun na nga, natenga ang lupa gawa ng mga usaping legal. Usaping legal between sa may-ari ng lupa at sa mga homeowners association ng mga exclusive na villages na matatagpuan malapit sa area. So ang project sanang gagawin dito is yung Sky City. Isa siyang mixed use na building. May hotel, residential, and office. Sinasabing ito daw yung pinakamataas na magiging building sana sa Pilipinas. Right now kasi ang pinakamataas na building dito sa Pilipinas ay ang Grand Hyatt na matatagpuan sa Taguig. Na meron siyang I think 66 floors. Dito, ang balak sana dyan is 77 floors. Ang rason ng asosasyon dito sa mga villages sa likod ay number 1, maharangan yung view nila. Number 2, maharangan din ng sikat ng araw. Number 3, yung privacy nila. Kasi sa sobrang taas daw ng building, kitang-kita na
yung mga kabahayan sa baba. Kaya kung magtataka kayo kung bakit paghukay lang ang nangyari dyan, eh gano'n na nga nangyari. Legal issues, usaping legal, final lang final, pero nananalo palagi is yung may-ari ng lupa. Pero yung asosasyon hindi talaga tumitigil. Final nila ng final hanggang umabot sa Supreme Court, umabot sa Office of the President, talo pa rin sila. Pumabor pa rin ang desisyon, pabor, dun sa may-ari ng lupa. To be more specific, ang nag-file ng kaso laban sa pagpapahinto ng construction nito ay ang asosasyon ng Green Hills East Village. Pero noong 2005, naglabas ng resolusyon ang Court of Appeals na pumapabor sa may-ari ng lupa na ituloy ang construction. Pero, challenge pa rin ng asosasyon. But noong 2008, naglabas ulit ang Supreme Court ng desisyon, pumapabor pa rin dito sa may-ari ng lupa na gawa na ng building yan. And, up to now, walang nangyaring construction. Dahil, syempre, sa haba-haba naman ng legal battle, nalugi na yung kumpanya. Nawala na rin yung mga investors, kaya hindi na matuloy-tuloy ito. May multo na kaya dyan? May multo na eh, no? Sayang eh, no? Naging ano tuloy yung lugar eh. Naging patay na lugar tuloy. So, naalala ko yung quarters na yan, no? Doon, no? Doon pa yung ano eh, quarters ng uno. Power! At yan ang kwento ng mahiwagang butas sa Ortigas. Kaya iba talaga kapag mayayaman ang nakalaban mo. Kaya huwag mo akong kakalabanin dahil iba akong lumaban. Eh dapat pala yung mga squatter doon sa Trinoma na pinagtatanggal, eh inilaban din nila para hindi natuloy yung mall doon. De, joke lang, no? Kaya doon mo talaga malalaman ang difference between rich and poor. Ako, mga kumpanyero, kapag nabili ko yung lupa na yan, ang gagawin ko dyan, swimming pool. Total, hukay na eh. Wala na akong gagawin. Lalagyan ko na lang ng tiles yan, di ba? Swimming pool na yan. So mga kababi, sana nagustuhan nyo itong maiksikong trivia sa inyo. Kasi ako rin eh. Kaya ako ginawa itong video na to para masagot yung tanong ko rin na kung bakit nakatiwang-wang itong area na to. Kasi for me, sayang eh. Di ba? Kasi prime lot, nasa intersection ng EDSA and Ortigas. Sayang eh, kasi it will generate jobs, income, at saka, syempre, investments para sa bansa natin. Pero gawa nga ng mga usaping legal, hindi nagpangyari. So, sa susunod nating mga videos, guys, I hope samahan nyo pa ako. Huwag kayong magsawa sa mukha ko. Thank you!